So, bakit ko sinasabi ng mga little popes ito, mga kapatid natin? Dahil magbabasa ng document, mga old documents, at i-judge nila yung mga new documents, official documents ng simbahan. Hindi pwede po yun. Existidong rito, papalitan po ito ng bago kahit na sinong mga pastor ng Iglesia Katolika, including na po yung Papa kasi siya po yung pinakaunang pastor po natin eh. Siya po yung Bishop of Rome. Bakit ko sinasabi ng mga little popes ito, mga kapatid natin? Dahil magbabasa ng document, mga old documents, at i-judge nila yung mga new documents, official documents ng simbahan. Hindi pwede po yun. Katulad ng kinu-quote ni Brother R.G. Sino na hindi naman niya naintindihan. Sagot natin sa mga kapatid natin, lalo-lalo na sa mga little popes, no? So, bakit ko sinasabi ng mga little popes ito, mga kapatid natin? Dahil magbabasa ng document, mga old documents, at i-judge nila yung mga new documents, official documents ng simbahan. Hindi pwede po yun. Katulad ng kinu-quote ni Brother R.G. Sino na hindi naman niya naintindihan yung historical context ng Council of Trent. Re-reaffirm po ninyo na ang Novus Ordo, 1979-1970 lang po ito lumabas. So, ibig sabihin, before 1979-1970, wala pa pong Novus Ordo. Kung wala pa pong Novus Ordo, so ibig pong sabihin, ito na po yung sinabi ng Iglesia Katolika, let him be anathema. Babasahin natin ulit. If anyone says that the received and approved rites of the Catholic Church accustomed to be used in the administration of the sacraments may be despised or omitted by the ministers without seeing at their another pleasure or may be changed by any pastor. Ibang argumento naman po ito yung word na any pastor. Of the churches to other new ones, let him be anathema. So, ibig pong sabihin, pagpapalitan po ito ng bago, itong received and approved, yung existidong rito, papalitan po ito ng bago kahit na sinong mga pastor ng Iglesia Katolika, including na po yung Papa kasi siya po yung pinakaunang pastor po natin eh. Katulad ng kinu-quote ni Brother R.G. Sino na hindi naman niya naintindihan yung historical context ng Council of Trent. Ang historical context ng Council of Trent is counter-reformation. Ano ba yung counter-reformation? Against sa mga unang mga Protestante, lalo-lalo na yung ginagawa ni Martin Luther. So, nagawa yung Council of Trent dahil sa counter-reformation. Kina-counter natin yung mga Protestante. At si Martin Luther ay isang pare. So, ginawa niya ang misa na vernacular. At yung misa niya na vernacular, it is not approved by the Holy See. Kaya nga, merong pinagbabawal dito sa Council of Trent, yung mga vernacular masses na hindi approved ng simbahan. Pero yung mga ancient rites, mga vernacular din yun. Ating gagamitin lang yung document niya na hindi naman niya lubos na nanawaan. Dahil nagamit niya ang Council of Trent to judge Vatican II. Hindi mo magagamit yan. Puro official yan. Mabibigat na yung mga dokumento na yan. Katulad ng ginagamit niya sa canon of the Council of Trent, Session 22, niya, Canon 9. So, 22, sa Canon 9, sabi dito, no? Or 8, sa 8 po ito. The Mass may not be celebrated in vernacular. So, conclusion din sila. Tingnan nyo, hindi dapat i-celebrate ang Misa sa vernacular. Ano ba yung context niyan? Dahil si Martin Luther ang nag-celebrate na ng vernacular Mass. Hindi approved, yung vernacular Mass ni Martin Luther ay hindi approved ng Holy See. Pero anong sinasabi dito? Patuloy tayo ha. The Mass may not be celebrated in the vernacular. Its mysteries to be explained to the people. Though the Mass contains much instruction, ito pong ginagamit niya, for the faithful, susundan lang natin, it has nevertheless not been deemed advisable by the fathers
that it should be celebrated everywhere in the vernacular tongue. Bakit? May historical event eh. Yung Martin Luther nag-celebrate ng vernacular mass na hindi approved ng simbahan. So yan ang context. Yan po ang nasa isipan ng mga conciliar fathers during this time. So ito explain yung historical context, hindi lang ang text. Kung ang text ang explain mo without historical context, maging out of context ka. Pope, little pope. So ang historical context, ang diwang na si Martin Luther ng vernacular mass, yan, hindi approved ng Holy See. Dapat may approval ng Holy See. Whether, patuloy tayo, the ancient rite of each church approved by the Holy Roman Church. Itong ancient rite of each church, vernacular po yan. Sa Alexandrian rite, sa Chaldean rite, vernacular po yan. Sa Roman rite, Latin rite, vernacular po yan. Approved by the... So, ang kinakailangan lang, approved by the Holy Church, the mother and mistress of all churches, being everywhere retained, that the sheep of Christ may not suffer hunger. So, itong ancient rite, vernacular po ito. No? Hindi lang Latin po ang tinutukoy dito. At patuloy tayo sa ginagamit niya na hindi niya naintindihan. Sabi niya dito sa Canon 9 po. Sabi dito, if anyone says that the rite of the Roman Church, according to which are part of the canon, apart from the canon, a part of the canon, and the words of consecration are pronounced in a low tone, is to be condemned. Or that the Mass ought to be celebrated in the vernacular tongue only. So, kung sasabihin mo na ito lang vernacular ang gagamitin natin, only. Isa lang ang tongue na gagamitin natin. Only. May only. Anong sabi? Dito, let him be anathema. Or the water ought not to be mixed with the wine that is to be offered in the chalice because it is contrary to the institution of Christ. Let him be anathema. Kung sasabihin mo na, ito lang talaga, itong lingwahe lang, isang lingwahe lang ang gagamitin natin, let him be anathema. So dito mismo, sa ginagamit niya, nag-promote na ito ng vernacular masses, yung ancient rite natin. May pitong ancient rite natin. At yung mga pitong ancient rite natin, vernacular po yun. Hindi lang po yun Latin. So, mismo sa document niya, mga kapatid, ay hindi sumasang-ayon sa kanya. At ito pa, ang dokumento natin, mga kapatid, dahil susundan natin ang ating mahal na kapatid sa Mediator Dei, Papa Pio XII. Sabi niya, it follows from this, I am reading 58, Mediator Dei 58, it follows from this that the Supreme Pontiff alone ha, siya lang, ang Supreme Pontiff, enjoys the right to recognize and establish any practice touching the worship of God. Sinong ang may kapangyarihan nito? Ang Papa lang. To introduce and approve new rites, as also to modify those he judges to require modification. Malinaw na malinaw. Kung Santo Papa lang. Pero ngayon sila na nang declare na sa demonyo po itong Novus Ordo. At ang nag-declare niyan ay ang ating Santo Papa. At hindi na sila magbabasa ng mga new documents ng simbahan. Ang binabasa nila, yung mga old texts, mga old documents ng simbahan without considering the historical context. So, ang pinagbabawalan doon, yung mga Protestante na nagsagawa ng vernacular masses without approval of the Holy See. Because the Holy See is alone. No? The Supreme Pontiff alone enjoys the right to recognize. Hindi po yung little pope sa Davao. Okay? So, nandito sa aking kamay, ang Sacrosanctum Concilium, official document ng simbahan. Sasabi nila na hindi na yan galing sa tradisyon ang ginagawa sa Novus Ordo. Ito ang document ng ating simbahan sa Sacred Liturgy sa
number four, lastly, okay, in faithful obedience to the tradition. So, malinaw na malinaw, faithful obedience to tradition. Kasalungat sa sinabi ni Brother RG Sino na hindi na yan galing sa tradisyon. Anong sabi ng official statement ng simbahan? In faithful obedience to the tradition, the Sacred Council declares. Sino nag-declare? Sacred Council, the Conciliar Fathers. That the Holy Mother Church holds all faithfully acknowledged rights to be equal right and dignity. So lahat ng rito ng simbahan, yung mga ancient rights, acknowledged, hindi lang ancient rights, lawfully acknowledged rights, basta ina-acknowledge ng simbahan, no? To be equal right and dignity. Equal lang. Walang ano, lamang. Hindi lamang yung Latin sa new rights. Equal right. As long as it is acknowledged by the Catholic Church. Nandito yan sa official document. Ina-acknowledge ng Catholic Church sa Conciliar Fathers ang new rights. Sino ka ba, Brother RG Sino, Little Pope, na mag-question ito? Bakit hindi mo babasahin yung secret liturgy ng simbahan? Kung totoo na pinopromote mo ang buong buo, hindi lang yung old rights, meron na tayong new rights. Sabi dito that she wishes to preserve them. Sabi nila, hindi preserve eh. Binago. Hindi preserve them in the future. And to foster them in every way. The council also desires that where necessary, the rights be revised carefully in the light of sound tradition. Malinaw na malinaw, mga kapatid. In the light, in the sound tradition. Hindi sila gumagawa ng bago. In the light of the sound tradition. And that they be given new vigor to meet the circumstances and needs of modern times. So, hindi totoo na nag-innovate ang Vatican II. Anong sabi dito sa Sacred Liturgy number 4? The Council also desires that where necessary, the rites be revised carefully in the light of the sound tradition. So, hindi totoo po yung sabi-sabi nila na gumagawa ng bago. It is in the light of the sound tradition, Brother RG Sino. Official document po ito. Huwag mong gamitin ang Council of Trent judging Vatican II dahil puro mabigat yan. Puro official document yan. Walang contradiction dyan. Ang contradiction mo, kumukote ka lang ng text without historical context. Ang pinagbabawal lang nila ng vernacular mass, yung hindi approved ng Holy See. Yan po ang sagot natin, Fighting Maria, tataxil thee with a humble heart. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.